Ang 10 years old na bata ang naglalakad, nang biglang dukutin ng isang lalaki, at sinakay sa sasakyan. Mabilis na umalis sa lugar. Nakita ito lahat, ng isang batang babae, at umalis papalayo. Dumiretso sa isang bahay ang lalaki. Nilapag niya ang bata, at sinara ang pinto. Tinakpan din niya ng bato, saka tinakpan ng bolt, para mas hindi ito halata. Pag may ibang tao, nagising na ang bata, pumasok ang lalaki. Binigyan siya ng tubig at makakain. Agad ding umalis. Alam na ng bata, na siya ay nakidnap. Kaya agad nang hingi ng tulong sa iba. Pero walang nakakarinig. Kumain siya ng isang biscuit. At kwinentuhan ng lalaki, ng fairy tale. Pagtapos ay umalis din. Inisip ng bata na mabait ang lalaki. Kaya sinabing pakawalan na siya. Pero hinalikan lang siya nito sa ulo. At sinabing hindi maaari. Ang pangalan niya ay Wolfgang. Meron siyang malungkot na buhay. Tanging lola at nanay lang ang kaibigan. Habang nanonood ng TV, nalaman nila ang balita na nawawala ang isang bata. May pulis na pumunta sa kanila. Chinek ang kanyang sasakyan. Pero wala silang nakitang kung ano mula sa sasakyan. Muling chinek ang sasakyan. Pero wala pa din. Kaya nagsabing aalis na sila. At agad na lumabas. Nagsulat ang bata para sa kanyang nanay. Binasa naman ito ng lalaki. Bigla itong nagalit. Kaya sinigawan ng malakas ang bata. Sinabi ring, hindi ito mababasa ng magulang niya. Kaya wag nang umasa pa. Dahil hindi yun mangyayari. Hindi makakaabot ang sulat sa kanyang minamahal na nanay. Nilublob niya ang mukha ng bata na parang nilulunod. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa ding hinahanap ang bata. Sobrang lungkot na ng magulang. Nilibang na lang ang sarili. Naglaro na lang ng kung ano para hindi mabored. Bigla siyang may naisip. Naglagay ng kung ano sa kamay para magmukhang sugat. Pero lahat ng ito ay alam ni Wolfgang na hindi totoo. Kaya nagalit na naman. Pinarusahan ang bata, sa gripo lang umiinom. Pero mabait pa din si Wolfgang. Hindi niya pa din pinapabayaan ang bata. Kinakausap pa din ito, at sinabing sundin lang siya. Sobrang tagal na ng bata, na nakakulong, kasama si Wolfgang. Dati ay napakataba niyang bata, ngayon ay napakapayat na dalaga. Dahil sa haba ng panahon na nakakulong, sa isang kwarto, na halos mag-isa lang. Dito ay first time niya, na magkaroon ng period. Hindi rin alam ni Wolfgang ang gagawin. Kaya sinabing agad na linisan ang dugo. Lumabas na siya ng kwarto para linisan ang sarili. Pero bantay sarado pa din ng lalaki para hindi makatakas. Napansin ng kanyang lola ang isang kapirasong buhok na mula sa babae. Kaya agad niya itong tinawag para kalbuhin ang ulo. Ngayon ay araw ng Pasko. Kaya binigyan siya ng regalo ni Wolfgang. Kaya sobrang tuwa ng babae. Ang dalawa ay parang may relasyon na. Pero alipin pa din ang babae sa mga mata ni Wolfgang. Gumawa siya ng panibagong kwarto para sa babae. Simula ngayon ay magkosama na silang matutulog sa isang kwarto na magkatabi. Pumunta siya sa isang supermarket para bumili ng napkin. Bigla siyang napatigil dahil may biglang napansin. Habang nakahiga ang dalawa, bigla silang lumabas ng bahay. Sa loob ng ilang taon, muling nakatapak ng damo ang babae. Kaya sobrang saya, pero agad din siyang pinapasok ng bahay ni Wolfgang. Sinuksok sa isang lugar, at pinapakain parang aso. Hindi na interesado si Wolfgang sa babae, pero ayaw niya itong mawala. Dahil napamahal na, iniisip ng babae kung ano ang pakiramdam ng maging malaya lang sa buhay na walang taong nagko-control sa iyong gagawin. Dito ay nakasuot siya ng isang magandang damit. Pinayagan niya itong mag-shopping, pero sinabing may dala siyang baril. Kaya huwag tumakas. Pumunta na sila ng mall. First time niyang may makitang iba. Pumasok na sila ng mall. At bumili ng kailangan. Umalis saglit si Wolfgang. Ito na ang chance ng babae. Para makatakas sa kanya. Pero nawalan siya ng lakas ng loob. Para manghingi ng tulong. Sa ibang tao. Hanggang sa makabalik. Si Wolfgang na may dala. Na salamin para sa kanila. Kinagabihan pag-uwi. Sinabi ni Wolfgang ang dahilan. Bakit niya siya kinidnap. At gumawa ng taguan. Para sa balak na gawin. Hindi maintindihan ng babae. Ba't ingyayari ito sa kanya? Nag-isip siya ng gagawin. Binuksan ang kalan. Kaya umusok ng malakas. Dumating si Wolfgang. At binugbog ang babae. Dahil sa ginawa nito, makalipas ang ilang araw, may chance na naman siyang makatakas. Dahil sila ay nasa labas. Kinausap ang isang babae. Para manghingi ng tulong. Pero umalis lang ito. Nalaman ni Wolfgang ang ginawa. Kaya agad itong binugbog. Sa sasakyan. Pagka-uwi ng bahay, sinunod lahat ng gusto ni Wolfgang. Para bumait, lumipas na naman ang ilang araw.
Nililinisan nila ang sasakyan, dahil ibebenta na ito, sapagkat wala ng pera. Habang naglilinis ang babae, napansin niya ang gate, na wala itong lock, dito ay may chance siyang makatakas. Pumasok sa loob si Wolfgang. Agad siyang tumakas, papalabas ng gate, para manghingi ng tulong, sa pinakamalapit na mapupuntahan. Pumunta siya sa isang bahay, na malapit sa kanila, saktong dumating ang pulis. Nakita na rin ang tunay na magulang. Makalipas ang mahabang panahon, alam na din ni Wolfgang, na darating ang araw na ito, na makakatakas ang babae, kaya hindi nagdalawang isip, magpakamatay. Nagustuhan mo ba ang movie? Huwag kalimutang mag-like, share at follow sa ating page. Maraming salamat!